Magandang araw po. Dok, paano ba nalalaman na tapos ng panganak ng aso at wala ng tuta na naiwan sa loob? At delikado ba talaga kung may placenta na naiwan? So yan ang ating pag-uusapan ngayon sa video kong ito. Okay, so paano ba malalaman na tapos na ang panganak at wala ng tuta na naiwan sa loob ng tiyan ng inahing aso? Ito po ang madalas na katanungan after manganak ang inahing aso, kasi syempre delikado nga naman kung may naiwan pang tuta sa loob, no? So mabubulok ang tuta at malason ang inahin. Okay, so paano ba natin masiguro na tapos na talaga ang panganak ng inahing aso at wala na talagang tuta na naiwan sa loob ng tiyan? Well, ang pinaka-confirmatory talaga ay ipa-ultrasound or x-ray, no? So, pero ang problema, hindi naman lahat ng pet owner ay may access sa mga vet clinic na may x-ray at ultrasound. Kaya ang ituturo ko sa inyo ngayon ay simpleng tip o kaalaman, paano ba kikilatisin ang kung tapos na ang panganak o kung may naiwan pang tuta sa loob o wala na. Number one, consider dog's behavior after manganak, no? So ang titingnan nyo sa inahing aso particularly ay yung eating behavior niya, no? So dapat may appetite o kumakain ang aso, kasi matapos manganak ang aso ay supposed to be gutom na gutom yan sila, dahil sa dahil a day before or sa mismong araw ng kanilang panganganak ay kaunti o karamihan nga sa kanila ay hindi yan sila kumakain. So matapos sila manganak o mailabas ng inahin lahat ng kanyang anak sa loob ng tiyan, ay doon lang sila bumabawi ng kain. Kaya ang unang i-observe na behavior nyo ay yung eating behavior talaga. Dapat kumakain ang inahing aso. Pangalawa, dapat hindi na umiiri ang inahin o relax ang kanyang tiyan, no? So hindi na yung naninigas pa, kasi kung umiiri o naninigas pa ang tiyan, isa malamang may tuta pa yan sa loob. Okay, pangatlo, pwede nyo ipalpit, no, o kapain ang tiyan kung may matigas pa na something sa loob. Madaling gawin ito sa mga maliliit na aso particularly, pero very challenging sa mga malalaki, lalo pa kung mataba ang aso. But again, you can still try, no? So pwede nyo praktisan muna kapain ang tiyan ng iba nyong aso para masanay muna ang kamay ninyo kumapa kung ano ang normal at abnormal na tiyan. At pang-apat ay dapat nililinis o inaasikaso o pinapadidi na ng inahing aso ang kanyang mga anak, kasi kung may naiwan pang tuta sa loob niyan, tiyak ay wala siya sa mood mag-aasikaso sa kanyang mga anak. Siya ay nasasaktan o hindi pa komportable sa sarili. So kapag nakikita mo na nililinis o pinapadidi na niya ang kanyang mga anak, relax at hindi na umiiri o naninigas ang tiyan, kumakain na rin, at wala ka namang nakakapa na something sa tiyan, sa malamang tapos na talaga ang panganak niyan at wala nang naiwang tuta sa loob niyan. Idok, paano naman yung naiwang placenta? Delikado o masama po ba yun? Actually, retained placenta is not a big deal sa mga aso, no? Isipin nyo na lang kung nailabas ng inahin ang malaki at makapal na anak, how much more pa yung maliit at manipis lang naman na placenta. So retained placenta can happen, pero extremely not common talaga na kaso ito. Sa libro ko lang yata nababasa, but wala pa akong na-encounter na actual case o problema na retained placenta talaga so far. At sa huli, kung nag-aalala talaga kayo na baka may naiwan pang tuta sa loob ng tiyan o sinapupunan, gawa nyo talaga ng paraan na madala sa vet, no, para ma-examine, no? So the doctor will submit the patient into x-ray or ultrasound, at kung confirm na may naiwan pa talagang tuta sa loob, then surgery is the likelihood na gagawin ng doktor. Okay, so sana nakatulong sa inyo ang video na ito, at salamat muli sa inyong oras at